So, a week ago, everybody got so engaged with the extended special version of Gameboys, the Alt Gameboys, and a new character was introduced. In fact, ako, hindi ko napigilan, napatweet na rin talaga ako, and you know, I really got so interested with his character. And tonight, makakausap natin ang nagplay ng role na si Achilles. Please welcome what we have with us, Kych. Hi, Kych! Hello po, good evening po. Good evening po sa inyo. Kych, thank you for doing this interview. I was actually looking forward to this because the fans requested for it. It's not that, kasi usually pag nag-i-interview ako ng mga celebrities, I plan for it, no? Talagang, pero ito, yung fans mismo yung mga nag-request and they wanted siguro to get to know who is this person playing the role of Achilles, okay? So first of all, pag-usapan muna natin, paano ba nagsimula si Achilles before this Gameboys? You know, ikaw ba ay nag-acting na? Ikaw ba ay umaarte na? What is your background? Tell us your story. Bali po, nag-start po talaga ako sa theater po, sa Gantimpala Theater Workshop. Doon po ako nag-train, tapos tuloy-tuloy na po hanggat sa nag-workshop na rin po ako sa mga iba't ibang theater companies like PETA and Tanghalang Pilipino po. Tapos yung last na play na ginawa ko rin po is sa Tanghalang Pilipino, which is yung Coriolano po. Doon po talaga ako nag-start eh. Dati pa lang po hindi ko na yung pag-arte, pero sobrang aksidente lang po talaga yung pagpasok ko sa theater. Yung mom ko lang po talaga yung pumilit sa akin na sumali ako sa musical theater workshop. Pero gusto ko po talaga film. Then, ayun po, nung after, first year ko po sa theater noon, nagkaroon din po ako ng first hindi ko nung time na yun with Direk Chito Ronyo po. Title po nito is Badil. Hanggit sa nasundan na po ng Feng Shui 2, The Greatest Love, tapos iba't ibang film festival na tulad po ng Sila Sila and Kalal 15 po. At ayun po, matagal na rin po talaga ako umaarte, pero ito lang po talaga yung chance na mas na i-showcase ko yung talent ko po talaga. Okay. So, balikan lang natin yung, you said that you started with theater. Would you remember what year you crossed over to film? Actually, same year lang din po eh. First year ko po sa theater. First year ko lang din po sa film. Parang nilipare po. Parang magsasabay ka na. Parang ganyan. Oh, boss. Pero nung time na po, sobrang naguguluhan ako kung ano ba talaga gusto. Kasi sabay po eh. You know, Kych, magkaiba ng discipline ang theater and film. How did you handle that? And at what age were you doing that? Siguro po nag-focus po talaga ako sa film. Siguro 2 years ago. Tapos doon ko pa lang napansin kung ano yung difference niya. Okay. Kung paano yung bigat ng arte ng sa theater and sa film po. Pero kasi para sa akin po, thankful po talaga ako nag-start ako sa theater. Kasi po yung discipline niya as an actor, kung paano mo i-manage yung time mo, kung paano mo ayusin lahat ng gamit mo. Yung preparation po talaga, grabe yung discipline. Kaya nung nag-film po ako, medyo hindi na po ganun kahirap. Kasi mas alam ko na, mas ang kinagandahan po kasi pag sa theater ka nang galing, mas maalam mo na po yung level kung saan level ka sa acting mo. So right. Once na makuha mo po yun, yun na po yun. Parang magandang training po talaga siya. So how did you land sa Gameboys? Bali, nung premiere night po ng Kalel 15, kinausap po ako ni Sir Ferdy. Kasi wala pa pong nagmamanage sa akin since then. So parang freelance actor po talaga ako. Like ako po talaga gumagawa ng lahat as an actor. Like freelance, ikaw gumagawa ng sarili mong profile, like malabas ka with the production people. And ayun po, kinausap po ako ni Sir Ferdy, tapos tinanong niya kung may manager po ako, tapos sabi ko po, wala pa po. And tinawag niya po si Direk June, tapos ayun, sabi niya, wala pa niya manager yan, ganyan-ganyan. Tapos, ayun po, hanggat sa natong pandemic, tsaka ko lang po ulit na alala na parang kinausap din po pala ako ni Sir Ferdy. Pero, ayun, so chinat ko po ulit si Sir Ferdy, tapos nabigyan na po ulit ng chance na umarte after a long months kasi dahil nga po sa pandemic. Right. Pero ang gusto namin malaman, were you offered the role even before Gameboys started or you were offered the role while Gameboys was airing? Na-offer na po siya ba nag-air na po yung Gameboys. Okay. And so napapanood mo na yung Gameboys. So may idea ka na talaga about the series, no? Bago mo tinanggap or bago na offer sa iyo, what was your take on the show? How do you find the show?
Actually, si Eli po at si Kokoy, matagal ko na, nakatrabaho ko na rin po sila sa ibang project, tapos kibigyan ko po talaga sila. At isa po talaga sila sa mga magagaling na actor ngayon sa generation po namin. Napakaganda po kasi nagbibigay sila ng dagdag kaalaman sa mga tao kung ano yung dapat malaman ng ibang tao na hindi alam about sa community. And yun, grabe yung craft kasi nila sa pag-arte. Makikita mo na rin talaga na mahal na mahal nila yung gusto nila eh. At saka engaged po talaga sila. But ikaw ba, were you engaged in the series? Were you a fan of the show? Were you watching it? Yes po, syempre po, parang ngayon yun po talaga yung uso. So inaabangan ko rin po talaga yung Gameboys. Kaya nung nalaman ko po na makasali po ako sa Gameboys, sobrang saya ko. Kasi syempre yung pinapanood niyo po parati na inaabangan niyo every Friday makakasali. So malaki ano po, it's an honor po na makasali doon. So okay, so eto na, tinawagan ka na and then the role was offered to you. Ang tanong is, did you ask kung ano magiging role mo or ano, paano ba naging proseso ng pagbibigay sa iyo ng role? Nung sinabi po sa akin yung role, nung una po hindi pa po namin alam, parang medyo yung typical BL po na genre, pero hindi pa po namin alam na magiging FM po si Achilles. Okay. Hanggat sa parang na-discover na lang po namin na okay, gawin natin to, parang let's try new thing. Parang okay. Ganun. Tapos hanggat sa sumunod na lang po lahat, yun na po, biglang parang nakalatag na lang po, kailangan na lang po daanan. Correct. So how did you study? How did you prepare for your role? Sino ang peg mo? Did you have to look for pegs? Yes po. Bali, ang pinapeg po sa akin ni Direct Percy. Kasi nag-one-on-one po ako ni Direct Percy eh. Para tulungan po sa character since syempre straight po ako at kailangan ko pa po malaman ng struggle ng mga ng LGBT community, which is si Direct Percy po ang makakatulong po talaga sa akin at feeling ko sobrang dami ko pong nalaman dahil doon. So ayun po, ang naging peg ko po talaga doon ay si Paolo Ballesteros po. Siya po talaga yung pinapeg ko doon. At yung preparation, nag-ipon lang po ako ng mga kwento na mga physical and mental memories po na kailangan ni Achilles na nangyari sa kanila ni Terrence para may hugot po ako doon. Kasi bali, si Achilles po kasi masayahin siyang tao at magaan siya. So, ngayon, parang ang nangyayari... sorry, wait lang, nawawala po ako. It's okay. Okay. Ulit po. So, bali, ngayon po, ang yung physical and mental memories ko po kay Terrence, doon po ako nakakahugot para sa eksena po namin ni Terrence kasi may mga naalala kong mga backstories namin na hindi naman part pa ng script. So okay. Dahil po doon siguro sa bawat line ko na sinasabi, may suntok po talaga siya eh. Mm-hmm. Pero makikita niyo po talaga na katulad po ng pagsabi niya ng charot, may iba't ibang klase siyang levels of charot. Mm-hmm. Like yung charot niya na joke or charot na ay nako, tigilan mo na ako. Parang ganun po. Yes, yes, yes. Actually, yung role mo, kaya siya naging very interesting because it really exists. You know? Yes po. And siguro kaya rin siya naging interesting for us, for the whole viewers of Gameboys, is because hindi siya masyadong parang binibigyan ng spotlight. Usually, yung character lang na ganyan, they usually just use it for pampasaya, Yes po. Eh, yun nga po yung maganda sa character ni Achilles. Kasi this time po, hindi po siya patawa. Mas more on love siya. Genuine love niya para kay Terrence. Na, guys, hindi kami katawa-tawa. Like, yung mga FM, di sila katawa-tawa. Nagmamahal din sila. And minsan, mukhang joke. Pero, wala eh. Ganito kami magmahal eh. Parang ganun right. Po. Right, right. And, ang tanong ng lahat is, tumawag na ba? Malalaman po natin yan sa season 2. Baka ma-memo tayo. Baka ma-memo po tayo. Lagot na. Parang na-hopya. Ayun. Na-hopya ka. Sa parang, opo, parang na-hopya. Ang daming nakarelate. Kahit isa pa lang yung episode na umiere, Kych, about sa Gameboys, yung ikaw. Are you already having fun with it? Yes po. Sobra. Kasi... una po sa lahat, yung pagbigay pa lang po ng role sa akin ni Achilles. Masaya na po ako kasi out of the box po to eh. Malayo po sa akin to eh. So as an artist, panibagong challenge po to. Right. And ngayon, itong challenge po na to, hindi siya biro kasi maraming nasa likod netong Achilles na to. And nag-re-representa siya sa lahat ng ito para mapakita kung gaano ka, parang pangalan na po ni Achilles kung gaano siya katapang, di ba? So,
exciting po to at sana suportahan pa ng iba si Achilles. Si Achilles mo, malakad siya, pero may weakness din siya. Weak spot po siya, which is yun po si Terence. Katulad po ng sinabi niya sa linya, di ba? Ikaw lang naman yung weakness ko. Di ba? Ayun po. Grabe. Ano yan, ha? Hashtag marupok. Opo, si... hashtag marupok. Bagay na bagay po kay Achilles. Okay. So, right after that episode, I'm sure your social media account exploded. You received so many praises, comments, reactions from fans. Ano yung wildest na nakuha mo so far? Para sa akin po, kasi mas tinitignan ko yung kung paano nila na-appreciate si Achilles, kung paano nila nahaling tulad sa kanila si Achilles. Kasi parang, kasi syempre, since an actor ka po, aaralin mo talaga yung script mo. So, once na meron kang makitang tao na nakikita niya yung sarili niya doon sa character, masaya ka kasi nagawa mo po ng maayos yung trabaho mo. Right. So, doon po ako talagang nasasaya eh, pag binabasa ko po yung mga tweets nila. Nakaka-relate ako dati yung ex ko, yung ganito, yung mga past experience nila. So, parang doon na rin po nakakapagdagdag na rin po ako ng kwento kay Achilles eh, based sa mga experience po nila. Yun yung sinasabi ko na parang you're living it for us. You're living it for a lot of people, di ba? Parang you're representing us. It's the same, ano lang. Let me just share with you lang, Kych. Na-interview ko si Elijah and si Kokoy for Pop Cinema with Bianca Gonzalez. And then, sinabi ko sa kanila that my favorite scene sa finale ng Gameboys was not even the kissing scene. It's not even the bed scene. It's the dance scene nila Pearl. Yung sumasayaw scene. Yeah, because I felt it, parang I felt like I was one of them. Because I'm like that also. I miss my friends. I miss dancing with them. Without masks, without social distancing. Yes, po. I can hunt them. So, parang in essence, you guys represent some of us. You know, in yes, po. Happening. Feeling ko yun po kasi yung maganda sa idea first eh. Alam po nila kung saan sila pupunta at kung sino yung mga taong dapat nila ilagay doon. At yung mga kailangan alamin yung mga bagay na, alam niyo po, yung mga knowledge, I mean, yung mga taong kailangan magrepresenta na hindi pa nakikita ng mga tao. Ano ang message mo para sa iyong mga fans? Sa nagsisimulang followers mo that are now so excited about Achilles sa season 2? Message ko lang po. Maraming salamat po sa mga una palang sumuporta sa akin. Kasi kung di po dahil sa inyo, wala po ako dito. Mas mabigyan natin ng knowledge yung mga tao sa paligid talaga. Yun po talaga yung pinaka parang gusto kong gawin yan. Mas mabigyan ng knowledge yung mga ibang tao tungkol sa LGBT community, naka-offend na po. Okay, for my last question, Kych, from 1 to 10, ano ang gano'n nakataas ang excitement level mo in playing Achilles for season 2? 10.5. Sobrang excited na po talaga. As in, kasi beaten, sobrang nabitin, kahit po ako mismo, nabitin din po talaga ako. Pero, ayun, ang dami pang pwedeng mangyari kay Achilles, ang dami niya pang pwedeng ipakita, ang dami pang pwedeng siguro mapaiyak at maraming pang pwedeng magmahal kay Achilles. So, sobrang excited po ako kasi bago po ito, bagong challenge po talaga ito. Alright, well, good luck. Good luck sa iyo, Kych, and all the best, and we look forward to your portrayal of Achilles in season 2. All right, thank you very much.